Ikaw ba ay teacher o estudyante na nagnanais malaman ang mga tips kung paano kayo magiging handa sa inyong online class? Panoorin ang video ito para malaman nyo ang mga ito. Keep on watching to learn something! Hi guys! Welcome back to my channel! If you haven't subscribed yet, please consider to subscribe and you can also hit the notification bell for an update sa mga latest kong video. Thank you! Handa ka na ba sa iyong online class? Sa video ito, ituturo ko sa inyo ang ilang paraan kung paano nga ba kayo magiging handa sa inyong online class. New system ng ating education ngayon, hindi lamang gadget or internet connection ang dapat pinaghahandaan ng mga bata or estudyante na attend sa kanilang online class. Bilang mag-aaral o guro, ay nararapat rin na kayo mismo sa inyong sarili ay maging handa sa pagsisimula ng inyong online class. Dapat ay maging bukas kayo sa mga pagbabago sa inyong study habits para makakop up kayo dito sa ating distance learning o online class na tinatawag. Ngayon, dumako na tayo sa unang tips kung paano nga ba kayo magiging handa sa inyong online class. Una ay, assess yourself as a student. Bilang estudyante, paano ka nga ba natututo? Or sa paanong paraan ka ba mas mabilis na natututo? Sa Theory of Education, merong apat na klase ng learners or four different kind of learners. Ang una dyan ay ang visual learners. Sa visual learners, mas natututo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtingin sa mga images, sa mga pictures, sa mga colors, at sa mga drawing, kung saan mas madali silang natututo kapag nakikita nila yung mga bagay na kanilang pinag-aaralan. Mas madali din silang natututo kapag napapanood nila, for example, sa video clips, kung ano yung lesson na pag-aaralan nila, mas madali nilang nakukuha yung mga information kapag ito ay kanilang nakikita. At yan ang unang klase ng learners. The second type of learners is the auditory learners, kung saan ang mga estudyanteng ito ay mas mabilis matuto when they are listening and speaking. Mas madali nilang nauunawaan ang spoken instruction. Kahit na naririnig lamang nila yung mga instruction na sinasabi sa kanila, mas madali nila itong nauunawaan at naiintindihan. At dumako tayo sa third type of learners, at ito ay ang kinesthetic learners, kung saan ang mga learners na ito ay mas mabilis na natututo kapag ka mayroong physical activities or ginagawa nila physically yung kanilang mga pinag-aaralan. Mas mabilis din silang natututo kapag nahawakan nila or namamanipulate yung mga bagay na pinag-aaralan nila. Kaya sa mga bata, mas maganda na gumamit ng mga halimbawa ay clay para mamanipulate nila kung ano yung mga pinag-aaralan nila dahil mas mabilis silang matuto dito. At ang pang-apat na uri ng learners ay ang reading and writing learners, kung saan ang mga mag-aaral na ito ay mas mabilis matuto sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsusulat. Sila yung mga learners na mahilig magbasa ng libro, magsulat sa mga journal, at magbasa ng iba't iba pang mga educational references kung saan doon sila natututo. Mahalaga na bilang estudyante, alam mo kung saan kang uri ng learners, kung saan ka mas mabilis na natututo, dahil ito ay makakatulong sa'yo sa iyong online class. Hindi naman kasi palagi nandiyan si teacher para tanungin mo. So, ikaw mismo bilang estudyante, dapat ay mag-isip ka rin ng ibang paraan kung paano mo matutulungan ang iyong sarili. Kasi nga, di ba, nasa bahay lang tayo at parang independently tayo nag-aaral. Kaya kapag alam mo kung anong klaseng learners ka, mas mabilis kang makaka-cop up sa iyong online class dahil ikaw mismo ay matutulungan mo ang iyong sarili na matuto. At dumako tayo sa pangalawang tips upang ikaw ay maging handa sa iyong online class. Pangalawa ay, stick to your schedule. Sa online class, pwedeng maging dalawang klase yan. Pwedeng asynchronous or synchronous online class, kung saan binibigyang laya ang mga estudyante
kung kailan nila aaralin yung mga lesson na ibinigay ni teacher. Pero mas makakabuti pa rin na bilang estudyante, mag-stick ka kung ano yung schedule na meron ka. Mostly, ang isang subject ay nag-spend tayo ng 1.5 hours. Maari mo din itong gawin kahit ikaw ay nasa bahay lang. Mas mainam na sundin mo kung ano yung schedule at tapusin yung bawat activity na ibinibigay doon sa bawat subject. Kapag ginawa mo to, maiiwasan mo ang pagkagahol sa pagpasa ng mga requirements na kinakailangan sa iyong online class. At kapag nag-stick ka sa schedule mo, maiiwasan mong maubos ang iyong oras sa pag-i-scroll ng iyong mga social media accounts. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong tips kung paano ka nga ba magiging handa sa iyong online class. Pangatlo ay, take necessary breaks. So sa online class kasi, sa bahay ka nga mag-aaral, di ba? So merong mga unnecessary distraction na hindi mo talaga maya-alis ay nandyan. Na minsan, utusan ka ng parents mo na gawin mo to, or biglang may tatawag sa'yo, or biglang may darating sa bahay nyo. Baka mamaya may deliver ka ng Lazada o ng Shopee, pero nag-online class ka, di ba? So, dapat maging flexible ka pagdating doon sa online class mo. Kung doon sa school, merong tinatawag tayong snack break, kung saan binibigyan tayo ng ating mga guro ng panahon para makapag-break. So dito sa online class, maaari ka rin magkaroon ng break. Halimbawa, uminom ka ng malamig na tubig or ng favorite mong drinks para ma-freshen up ka, hindi yung sobrang mabad na mabad ka na lang doon sa iyong pag-aaral. Pwede rin naman na mag-inat-inat o kaya lumakad around your house para mabanat din naman yung ibang parte ng katawan mo. At higit sa lahat, kailangan nating mag-break para mapahinga ang ating mata sa pagtutok sa ating mga gadget dahil sa online class. Kapag ginawa mo ang mga necessary breaks na ito, maiiwasan mo ang overfatigue sa iyong online class. At ngayon ay dumako tayo sa pang-apat na tips kung paano nga ba ikaw magiging handa sa iyong online class. Pang-apat ay, make a to-do list. So siguro, konti na lang sa mga kabataan na to yung nagsusulat ng kanilang mga gagawin. Pero siguro sa mga teachers, mostly yung mga teachers nakasulat na dyan kung ano yung dapat nilang gawin kinabukasan. So sinasuggest din na sa mga estudyante, sa gabi pa lang, isulat nyo na kung ano yung mga dapat nyong gawin kinabukasan. Kung halimbawa, pwede nyong isulat mula dun sa madaling gawain, papahirap, or magsimula kayo dun sa mahirap, tapos papadali. Depende sa inyo kung ano yung mas makakagaang para sa'yo. Basta, ang sinasabi dito, kailangan nakasulat na kung ano yung mga dapat mong gawin kinabukasan para maiwasan mo ng makalimutan or may ma-miss ka sa mga dapat mong ma-accomplish sa araw na yon. Kapag ikaw ay gumawa ng to-do list, makikita mo na meron ka palang na-accomplish kada araw. At ito pong to-do list ay nag-develop po sa atin ng sense of achievement. At kapag natapos po natin ang ating gawain, nagbibigay po ito ng motivation at energy para tayo ay magpatuloy sa ating online class. At ngayon po ay dumako tayo sa panglimang tips kung paano ka nga ba magiging handa sa iyong online class. Panglima ay, make most of your resources. Because of the innovation in the technology nowadays, napakadali para sa mga estudyante ngayon na makakuha ng mga resources na kailangan nila sa kanilang pag-aaral. Kaya dapat lahat ng available na resources na sa tingin nyo ay makakatulong sa inyo, dapat nyong kuhanin or dapat nyong i-download. Hindi yung puro social media application na lang yung nandyan sa cellphone nyo, or kaya puro games na lang yung naka-download dyan sa cellphone nyo. Maari kayong mag-download ng mga dictionary, pwedeng puro English, pwedeng English Tagalog, kasi makakatulong ito sa inyong pag-aaral. Pwede rin kayong mag-download ng mga planner or ng PDF reader para makatulong sa inyo na mabuksan yung mga documents or lesson na ipapasa sa inyo ni teacher. Sa ganitong paraan, makakatulong sa inyong pag-aaral yung mga
application available sa atin ngayon dahil sa technology. Pagdating po sa online class, both the student and the teacher are adjusting. Kaya bilang estudyante, huwag tayo masyadong mapaghanap doon sa ating mga teacher na bakit si teacher ganito, bakit si teacher ganyan, kasi nag-a-adjust pa din sila. At kung ikaw naman ay teacher, huwag din naman tayong masyadong demanding sa ating mga estudyante dahil kagaya nyo ay sila din ay nag-a-adjust dito sa bagong normal or sa new normal ng education. So makakabuti na bilang teacher at estudyante, magtulungan ang bawat isa para mapadali sa bawat isa ang pagsasagawa nitong online class. At iyan po ang ating limang tips kung paano ka nga ba magiging handa sa iyong online class. Kung meron po kayong comments, suggestion, any violent reaction, yan po ay welcome na welcome sa aking channel. I-comment nyo lang po sa baba para mapag-usapan po natin sa mga susunod ko pang video. Kung meron po kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe, at i-hit niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye na po. God bless us all.